Yan po mga idol, pagdating po dito sa pang-apat, yan, medyo nabitin po siya, ayan na po. Hindi na po siya ganong umabot dito sa rim. Ang gagawin natin ng mga idol. So yan mga ka-Lodi Cakes, what's up po sa inyo. For today's video, gagawa po tayo ng tutorial kung paano po ba i-lacing itong 36 holes na rim, 36 holes na hub, na ang gagamitin po nating rayos ay ito pong size 245. So ayun mga ka-Lodi Cakes, huwag na po natin patagalin at umpisahan na po natin. Gagamitin po natin dito na rim ay itong Kalex. Ayan po. Kalex na rim brake na size 26. Tapos yung gagamitin po natin dito na rayos ay 245mm. Tapos ito pong Ligon Duo na 36 holes. So yan mga idol, dating gawi. Itong mga butas na to, lalagyan lang natin ng rayos. Yan, dito tayo mag-uumpisa. Bali ang ulo ng rayos niyan, bali nandito mga idol. Tapos alternate po uli nating ilalagay dito yung mga rayos. Yan. So ito na mga idol, nailagay na po natin yung mga rayos. Ayan. Bali dito po yung mga ulo. Ngayon babalik na rin po natin. Tapos dating gawin pa rin po mga idol. Hanapin lang po natin yung butas ng rim na pinagpapasukan po ng interior, pito ng interior. Yan. Tapos sa bandang kaliwa, doon tayo mag-uumpisang maglagay nitong rayos. Yan, bali mga idol, bago po pala natin ilagay itong nipple, kung makikita nyo mga idol, ayan yung thread nya, yan. Yasagad lang natin hanggang dito. Bali yan mga idol, nilagay na po natin yung isang rayos. Bibilang lang po ulit tayo ng tatlong butas, nalalampasan po natin bago po natin ilagay yung kasunod na rayos. Yan. Tapos, pakaliwa po uli yung isusunod naman din natin na rayos. Tapos pakaliwa din yung paglalagay din natin ng rayos dito sa rim. Yan. Bilang lang tayo ng tatlong butas, tapos pang-apat, saka po uli tayo maglalagay ng rayos. Yan. Bali, ito yung una. Bilang tayo isa, dalawa, tatlo, tapos pang-apat, ito natin ilalagay. Yan. Hanggang sa matapos po natin itong nilagay po natin na mga rayos dito sa hub. Yan, nilagay na po natin yung nipple. So ito na po mga idol, nilagay na po natin yung mga rayos. Yan, ang kasunod naman po natin gagawin, yan, iganto lang po natin. Yan. Tapos iikot lang po natin yung hub, tapos saka po natin i-cross yung mga yung ipapasok po natin na rayos. Ngayon mga idol, dito kanina tayo nagpasok ng rayos, so bali nasa loob po yung ulo ng rayos. Ngayon ang gagawin naman natin, andito na po sa labas. Tapos mga idol, dito po, yan, kailangan susukatin po natin dito yung rayos para dito pa lang po malalaman natin kung tama po yung ating gagawing pagbuo nitong rim set o pag-lacing. Yan. Pumasok po itong thread nito dito sa rim. Tapos may natira pa siyang thread dito. Yan. Okay na po ito mga idol. Bali mga idol, ang ginawa po natin dito, yan. 3 cross. Yan. Tapos sa pangatlo, dinukot natin itong ipinasok natin. Ngayon nasa ibabaw na siya ng pangatlong rayos. So dito mga idol, aagwa tayo dito ng isang butas. Ito yung bali ang butas niya kasi tatlo, di ba? Ngayon sa dito sa pangalawa, dito natin ilalagay yung rayos na ipinasok natin. Ito yung butas niya na isa, tapos rayos, tapos ito yung agwat na butas. Yan. Balitik isang butas na yung agwat na lang niya. Hindi na siya tatlo. Ganon din ang gagawin natin dito mga idol sa mga kasunod na yan, ng mga butas na yan. Hanggang sa matapos natin. Bali, mangyayari, magiging tigigisa na lang yung magiging agwat niya.
So ito na mga lods, okay na po. Ganito yung naging forma niya. Yan. Bali yan mga idol, ayan po ay tigisang agwat. Yan. Tigisang agwat na lang po siya ng naging butas. Yan. Tigisa. Ngayon mga idol, ganito naman po uli. Hanapin lang po uli natin yung pinagpasukan ng pito na app, yung rayos na pinagpasukan natin kanina nung unang-una, yung katabi ng pinagpapasukan ng pito ng interior. Ito yon. Ngayon, ito yung pinag-umpisahan natin. Yan. Sipatin lang natin dito yan. Yan, ito mga idol. Tapos, ito, sipatin natin dito kung saan tayo maglalagay ng kasunod na rayos. Ito yung katapat niya mga idol, oh. Yan, bali, inatras lang natin ang butas. Ito dapat kasi yung kasunod niya, yan, katapat niya eh. Yan, medyo abante siya. Yan, pakanan, lamang ng konti. Ngayon, dito tayo sa may patras. Yan, pakaliwa. Dito natin ipapasok sa butas na yan. Yan, para sumakto. Kapag hinigpitan na natin, kapag nag-align na tayo. Yan. Idol, ito yung sinabi ko sa inyo kanina na yung butas na pinagpapasukan ng pito ng interior, tapos dito tayo nag-umpisa. Ngayon mga idol, di ba isa na lang yung butas nitong rim? Yan, tigisa na lang yan. Yan, dito na lang natin yan ilalagay sa bandang gitna. Yan. Yon, tinungin nyo mga idol, oh yan. Sukatin natin dyan kung sasakto. Ngayon mga idol, yan. Medyo pumasok naman yung konti yung kanyang thread, kaya pwede pa rin siguro yan. Ngayon malalaman natin kapag ka, habang inilalagay natin yung mga rayos kung magiging okay siya. Kung mabibitin siya, pabaguhin po natin yung diskarte. So ito na mga idol, nailagay na po natin yung isang rayos. Bali, sa loob po uli yung magiging ulo nitong rayos. Yan, ito na po yung sa kabila. Yan, sa loob na po. Bali, sa loob uli yung ulo niya. Tapos dito tayo sa naglagay. Ngayon, alternate lang po uli ang paglalagay dito sa hub. Tapos ganun uli mga idol, bibilang lang uli tayo ng apat. Yan, bibilang lang uli tayo ng apat patras dito sa rim. O kaya magiging palatandaan nyo itong parang triangle na yan. Yan. Ito, halimbawa, ito yung una tayong nilagay. Ito naman yung agwat, tapos lagay, agwat, lagay. Yan. Kahit hindi nyo na po bilangin yan ng apat. Yan po mga idol. Pagdating po dito sa pang-apat, yan, medyo nabitin po siya. Ayan na po. Hindi na po siya ganong umabot dito sa rim. Ang gagawin natin ng mga idol, luwagan lang natin ng konti. Kasi ang ginawa natin kanina, yung ganito kahaba yung hinigpitan natin. Yan, ganito kahaba. Yung ipinasok po natin o itinred natin, sinagad natin yung nipple. Ngayon magluwag lang tayo kahit kalahati. Yan. Titingnan po natin kung makakapasok po itong pang-apat na rayos kasi nabitin po siya eh. Ngayon mga idol, luluwagan ko muna po isa-isa ito para malaman ko kung pwede po bang gamitin natin itong size 245mm para dito sa size 26. Yan, niluluwagan ko lang po mga lods. Yan, natin po yan natin yan. Yan, natin po yan natin yan. Yan, kailangan pa rin sa ko, pati-pilang yung kaya rin ito, pati-pilang siya. At po yan, nakuha ko natin yan. So ito na po mga idol, yan, naluwagan na po natin lahat yung mga nipple. Bali, ang titingnan natin kung sasakto na po itong pang-apat na rayos dito sa rim. Yan mga idol, medyo naabot niya na yung itong rayos dito sa may rim. Ilalagay na natin yung tawag dito, yung nipple. Yan mga idol, nilagay na po natin yung mga rayos. Bali, okay lang naman po kahit yung thread niya medyo nakalabas sa po. Kasi
i-align pa naman po natin yan. Malalaman po natin yan kapag in-align. Pero ito pa po nga idol, yung counting thread na yan, yan. Bali, konting-kunti lang po eh. Bali, ganito lang po yung nakalabas na thread. Yan. Ganito po yung nakalabas na thread. Okay lang naman po yan kasi yan, medyo maluwag pa naman po siya. Kaya kapag ka hinigpitan na po natin tong nipple dito sa rayos o kaya pag inalign na po natin yan, dun po natin maano na pwede po talaga o pwede po yung rayos. Bali mga idol, cross naman po yung gagawin natin, yung pag-cross. Dito mga idol, sa ano, pipili na lang po kayo dyan kung saan po ninyo ipapasok, tapos 3 cross lang po ulit. Yan. 3 cross lang ang ating gagawin mga idol. Pero yun mga idol, depende pa rin po kung magkakaigi po yung 3 cross dito. Ngayon tatry lang po natin kasi 3 cross po yung inumpisahan natin dito sa kabila. Try po natin kung mati-3 cross din po natin itong sa kabilang side. Yan. Yan, bali ito po. Yan. Yan, bali ito na mga idol. Ito, 1, 2 cross. Tapos dinukot ko lang dito. Inibabaw ko. Ayan. Mga idol. Sakto naman po. Ayan. Umabot yung thread dito sa rim. Pumasok naman po ng konti lang. Ngayon, higpitan po uli natin ng nipple. So, ito na po mga idol. Nailagay na po natin. Ayan na po. Yan. 3 cross po yung ginawa natin. Bali yan mga idol, mapansin nyo po, wala na po siyang agwat. Ngayon mga idol, ganun po uli yung gawin natin. Bali, sunod-sunod na po natin lalagyan tong mga butas na yan. Yan, butas ng rim. Sunod-sunod na lang po ulit. Pangalawa natin ilalagay ngayon. So ito na mga idol, pang-anim na rayos na po ito. Sa tingin ko naman po ay igi po itong size 245 dito sa size 26 na rim. Tapos 36 holes, tapos 36 holes din itong hub. So yun mga idol, okay na po. Mukhang okay naman po siya. Yan, nailagay na po natin lahat. Yung ginawa po natin kanina, nagluwag lang po tayo ng mga thread. Yan, nagluwag lang po tayo ng konting-konti. Pero, sa tingin ko naman po na kapag ka inaline po natin to ay makukuha po natin yung lahat ng thread na yan o may papasok pa natin dito para mas matibay. So, ito mga idol, i-align pa po natin to. Hindi pa natin talaga ganong 100% sure na talagang pwedeng-pwede to. Kasi nga po yung mga thread may nakalabas pa po. Yan mga idol, abangan po natin yung next video po natin. Kapag inaline po natin to, kung pwede po talagang gamitin natin tong size 245 dito sa size 26. Syempre po, kailangan din po natin i-consider dito yung magiging safety ng gagamit. At syempre, kailangan talaga matibay rin talaga yung pagkakabuo natin ito para kahit mapadaan sa mga lubak-lubak o medyo mabigat yung gagamit ay tatagal at maayos. Yun lang po. Yun lang mga idol, at abangan nyo po yung next video ko kapag inalign po natin to. Kung ma-align po natin, mahihigpitan po natin yan. At doon natin malalaman na pwede talagang gamitin tong size 245mm dito sa size 26 na rim. Yun lang po at maraming salamat.